Hello everyone! Welcome back to my channel! For today's video, magluluto ako ng isang masarap na sabaw. Dahil may nagregalo sa amin ng native na manok, lulutuin ko itong native na tinolang manok, lalagyan ko ng papayang hilaw at dahon ng sili. Samahan niyo ako guys! Ito ang aking mga sangkap sa pagluto ko ng tinolang manok. Bawang, sibuyas, luya, gagamit ako ng tanlad, siling haba. Ito yung papaya, hilaw na papaya yan. Dahon ng sili. Ito ang aking mga panimpla. Gamit ako ng pamintang durog, asin, patis, at mantika panggisa. At ang manok na gagamitin ko ay native na manok. Bali, isang buong manok ito. Ang una kong gagawin, palalambutin muna natin ang ating native na manok. Sindihan ko na yung kalan at tatakpan ko muna. Pag once na kumulo na yan guys, ihinaan natin ang apoy para lumambot ang ating native na manok. Ayan, kumukulo na. Titingnan ko muna. Ngayon, hinaan ko muna yung apoy para kukunin ko yung mga dumi-dumi sa ibabaw. Ayan, kailangan nyo ng ganitong pansala guys para matanggal yung mga dumi-dumi sa ibabaw. Kung wala naman kayong ganito, okay lang naman yung kutsara. Ngayon, hinaan ko na yung apoy. Lagay ko lang siya sa low heat lang muna para palambutin natin yung ating manok. Tatakpan ko muna. Pagkatapos ng isang oras na pagpapalambot, ipapakita ko sa inyo kung ano nang itsura ng ating manok. Basta pag nagpalambot kayo guys, kailangan mahinang mahina ang apoy. Tapos nakatakip lang siya. Mapapansin nyo, mabilis lang siyang lumambot. Kasi ang native, di ba, usually mahirap palambutin. Malambot na siya. Isang oras ko na pinakuluan yan. Isiset aside ko muna yan. Igigisa muna natin ang ating mga ingredients. Tapan ko muna. Painitin muna natin ang ating kawali bago tayo mag-start mag-isa. Mainit na yung kawali. Maglalagay na ako ng mantika para panggisa. Sa pagigisa, pagka ganyang may kasamang luya, inuuna ko ang pagisa ng luya. Ayan, pag nakita nyong medyo brown na yung ating luya, isusunod ko naman ang bawang. Lumabas na yung aroma ng bawang, isusunod ko naman ang ating sibuyas. Luto na rin yung ating sibuyas. Ngayon, igigisa ko naman ang ating manok. Thank you.
mas maganda kasi guys, pag palalambutin nyo muna ang manok bago ninyo siya igisa. Kesa yung manok, igigisa nyo na muna bago palambutin. Mas madaling lumambot pag wala pang mga ingredients. Ngayon, maglalagay ako ng paminta. Maglalagay na rin ako ng asin. Ngayon, maglalagay ako ng yung pinagpakaluan ng manok. Lalagay ko naman ang tanlad. Pag once na nakuha na yung latak, yung pinakaano sa ilalim, pwede na natin isalin sa ating kaldero. Ito guys, isasalin ko na yung aking ginisa sa ating kaldero. Kung gusto niyo ng mas maraming sabaw, ako gusto ko ng mas maraming sabaw, magdadagdag ako ng tubig. Kuluin lang natin yan guys. Pag once na kumulo, ilalagay ko yung ating papaya. Almost kumukulo na siya guys. Ngayon, ilalagay ko naman ang papaya. Susunod ko naman ang ating siling haba. Tatakpan ko lang muna. Palambutin natin ang ating papaya. Lagay ko lang sa medium heat ang ating apoy. Silipin ko muna kung luto na yung ating papaya. Ayan guys, lakasan ko yung apoy. Luto na yung ating papaya. Tikman ko muna kung okay na yung lasa. Need ko magdagdag ng konting patis. Actually, masarap na siya guys. Malalasahan mo yung anghang kasi luto na yung ating sili. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng maanghang, huwag kayong maglalagay ng sili. Kasi pagka once na naluto na yung sili, kumakatas na sa ating sabaw. Yan, tikman ko uli. Oh wow, sarap. Iba talaga pagka native na manok ang lulutuin nyo. Ngayon guys, ilalagay ko na ang ating dahon ng sili. One minute lang guys, luto na yung ating dahon ng sili. Parang malunggay lang itong sili, mabilis maluto. Luto na ang aking native na tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Ayan, tatakpan ko na at papatayin ko na ang aking kalan para isalin na natin sa ating lalagyan. Ito na ang aking native na tinolang manok. Shoutout sa mga mahilig sa tinola dyan. Higop na tayo ng sabaw. Yan, umuusok-usok pa. Kung bago ka sa aking channel at nagustuhan mo ang aking tinolang native na manok, don't forget to subscribe
At pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Kung ikaw naman ay nanonood ng aking mga videos, maraming salamat sa iyo. See you on my next vlog! Bye-bye!